ka naman ngayon, Aubrey? I'm good po. Well, physically, medyo may sakit. Pero nararamdaman ko talaga, I feel blessed. You feel blessed? That's very nice. Pero bakit ako lang ang in-invite ni Miss Eddie? Kasi madami kami artista. Kasi sabi ko, magtanong niya ako ng mga tanong na hindi ko naman alam. Katulad ng math, ganun ba? So, namin pa ako sa papakilala ko kayo ng Buzzfeed. Boss Vic na nanandig mo yan. Kailan ang mga times na napapasigaw ka ng Nay, Tay? Kailan yung mga times na? Tama ba ako? Aubrey! Yes, yes, Aubrey, bago tayo mag-start, this is for you, Q-Bags by Candy. Ayan. And nandito po tayo, once again, we'd like to thank BLB Studios. Dito po tayo gumagawa natin vlog ngayon. And Jackie's Catering for our food. Okay, Aubrey, meron kang bagong movie? Yes po. It's called Nanay Tatay. Horror film po siya. And writer-director po na si Derek Ronny Benahid. And Nanay Tatay is all about po sa nanay tatay na naghahangad po ng isang pamilya. Which is kami po yun. Mamimit niya po ako, si Zia Vicor, at si Mark Ryan ng mga batang kalye. Then akala namin na ma-adopt na kami, magiging safe kami. Pero pagdating namin sa bahay, wala kami sleep. Nanay Tatay. Grabe. Alam mo ba, tagal ko na itong nakasama si Aubrey. I think first project niya ako kasama mo eh. Once so. First lead ko po na. First lead. Oo. Alam niyo bang mahusay umawit itong si Aubrey? Gusto ko yung ganun. Oh, pero mahusay talaga siya kumanta. Diba? Alam ba ng nanay tatay mo? Marunong ako kumanta. Opo, grabe nga po yung mag-support niya tayo. Nag-start ako as a singer kasi sa actress. Can you sing a song for us? Medyo lang nisa lang po ngayon. Ako rin ganun ako eh. Pagkakanta ako, sinasabi ko parati. Wala ako sa ganun. Naks! To hold fast, meet again. Lemon all the faces. Talk about the places they live. Kamusta ka naman ngayon, Aubrey? I'm good po. Well, physically, medyo may sakit. Pero nararamdaman ko talaga. I feel blessed. You feel blessed? That's very nice. Why? I feel blessed kasi first sa projects po, thank God na hindi naman po madami, pero tuloy-tuloy po yung project. Which is very important. Opo. Namin work. And I'm blessed kasi yung parents ko, yung mama at papa ko, they're both okay yung health. Kasi ano po eh, like, both sila na stroke. Ha? Opo, yung parents ko. Kailan? Pandemic po, both. Pero yung papa ko na una lang ng ilang months na sumunod yung mama. Sadali lang, magkasama tayo ng pandemic, gumawa rin tayo ng project. Opo, yung encounters. So habang po tayo nagsushoot, nasa hospital yung papa ko. Tapos yung second, lock-in? Lock-in. Oh. Yung mama ko naman. Ngayon po, I'm blessed na okay naman. Hindi sila yung buta na parang stroke na parang yung mga. Kaya nakawalk pa rin, nakatalk pa rin. So you feel blessed. Ilan ba kayo magkakapatid? Tatlo po. Yung eldest sister mo, is she here or abroad? Sa Batangas po. Nasa Batangas? She's working po, bank teller siya. Tapos yung younger brother po ako na second year college engineering. Ikaw? Graduate na po ako, tapos nandito po ako na. Anong you graduated? What course? Bachelor of Arts in Communication. Okay. So nasa linya ka talaga ng ng Communication Arts dito. Taga Batangas ka talaga, di ba? Gusto ko marinig yung punto ng Batangas. Alam mo, gusto ko talaga yung punto ng Batangas. Hindi ako nagbibiro kasi merong ibang charm yan, yung alae. Alae. Ano ka kung gusto mo pag-usapan natin? Yan! Ang gusto ko! Ano, ulitin mo? Ano ba pong gusto niyo pag-usapan natin? Di ba ganon? May sobrang syllable. Di ba? May sobrang syllable sila. Sobrang titigas ng mga words. Oo, ganon eh. Ano ganon pong gusto niyo pag-usapan? Alay. Yan ang gusto ko talaga pag-aralan. Bago ko po kumamaster na ganito yung voice. Kasi nung bata po ako hanggang sa... Basta tinanay lang po ako ng papa ko na maging parang pagsasalita ng Manila. Kasi sobrang tigas ko magsalita. Like sa interviews mo po before ng bata ko. Eh gusto ko nga po nagarin niya ang aking ano eh. Gusto ko nga po nagarin niya ang aking ganun ko magsalita. Tapos yung parang sabi ng papa ko,
gusto mong maging artista din, actress, kailangan, ano, flexible ka, marunong ako magsalit, hindi nang batang genyo. Kailangan pag nada-acting ka, iba't ibang roles, iba rin yung, ano, acting, hindi pwedeng batang genyo pa lang yung character. So, nag-aral ko ako ng Manila yung wala akong gantong accent na batang, na soft na, oh, kaya talaga. Kaya naman natin yung mga tao na nag-Batangas yung pala ako kasi hindi nila na-figure out sa voice. Pero dito sa interview na to, sa Candy and you, I want you to be a Batanggenya. Yeah, I want you to be you. Just go back to being yourself. So, ulitin ko, kamusta ka na? Ay, okay naman ho. Alam niyo, ako'y kinakabahan ko talaga kanina. Gawa ng ano, kasi hindi ko alam kung paano mag-uusapan dito. Sabi ko, bakit ako lang? Sabi ko, bakit ako lang ang ano, in-invite ni ano, ni Miss Kelly? Kasi madami kaming artista. Kasi sabi ko, paano magtanong niya ako ng mga tanong na hindi ko naman alam? Katulad ng math, ganun ba? pang beauty queen, hindi ko masagot, ganun. So, kamusta ang ano, ang buhay mo sa Batangas habang lumalaki ka? Ano, sa totoo lang po, nag-start po ako ng pag-artista, grade 5, so nasa 10 years old. Parang yung naano po agad ako, namulat po agad ako sa show business. Pero nung pumasok ko sa show business, nagbago lahat. Mas lalong kakalabas, kasi masyadong conservative po yung ano, parents ko. Oo, pigla ka pinagbawal. Opo. Kasi nga pinagkakaguluhan ka. Opo, nung bata ako. Well, nakita nila ako sa TV. Kasi nung time na yun, wala pa naman yung Facebook, mga ganun. Mm-mm. Kailan mo nag-decide na maging artista? Actually po, hindi po talaga ako senior. Ano ba talaga? Hindi po. Mag-decision ka ba talaga? Bata po ako, hindi talaga ako marunong kumanta. Okay. So, ang ate ko marunong siya kumanta. Sabi ko, ay, hindi pwede mo lang akong talent. Parang 7 years old po ko nito. Oo. So, igitera ka. Igitera in a good way naman. Ah, okay. Sabi ko, hindi pwede mo lang akong talent. Sabi ko, galing yung ate ko ganyan. Sabi ko sa mama ko, mag-voice lesson ako, ganyan. Oo. Mag-voice lesson ako, ganun. So, natuto po kumanta, nag-recital, sa mga SM, ganun, sa mga malls. Mm-mm. Tapos, after po na nagtry ako ng mga amateurs, may contest. Yes. Tapos, doon na po ko, ano, nagtry ng TV contest after. Yes. Na hindi ko po ina-expect kasi hindi naman ako magaling. Marunong pa lang ako kumanta, pero hindi ako magaling. Tapos ako yung nakuha na representative ng Batangas. Kasi sabi ko, nakita ko lang naman ako magaling. Pero baka may nakitaan silang something sa akin that time. Kaya parang sabi ko, parang sobrang blessed ko nun. Kaya dun din po ako nag-start na gusto ko nang pumasok talaga sa show. Lumuluwas, wala po kami bahay sa Maynila. Lumuluwas kami. Lagi, parang times a week. So yung gas, lahat mo yun. So nakita mo yung suporta ng nanay at tatay mo. O naalala ko nga, wala kayong bahay dito sa Manila, tapos lumuluwas kayo, uuwi pa kayo sa ano, nung one song. Opo. Diba? Kasama mo ang magulang mo. Tama ako. Tapos uuwi pa kayo sa Batangas. Kasi kumapasok pa po ako sa school. Yes, naalala ko yun, naalala ko yun. Oo. Pero ngayon, meron ka na ngayon bahay dito. Opo. So, ang nag-motivate sa'yo na gawin ang lahat ng ito, nung nakita mo kung gano'ng kasaya ang nanay at tatay mo. Nakita ko ba yung grabe yung support nila. Tapos eh, yung time ko rin, puso pa yung mga textbook. Bili sila lahat ng SIM. Sino? Nanay tatay mo? Oo, isang sako. Ganun. Isang sako? Bili nila ng nanay tatay mo? Oo, kasi ganun, parang one vote. Parang one vote per SIM lang po eh. So, kailangan isa-isang SIM. Ganun po. Ganun po. Eh, nung time po naman na yun, like, hindi naman po kami mayaman, pero kaya naman po. Bumili ng SIM? Oo naman. Ibabura lang ang SIM. Opo, dati. Kaya yun po, parang sa grabe yung effort. At saka po, ano, may business kami nun. Minsan, iniiwanan nila yung business para lang masamahan. Like, both po sila. Tapos, nagigilty din po ako minsan kasi yung dalawang kapatid, like, hindi ganun nakatutok masyado sa kanila. Parang puro sa akin na lang. Siguro dahil ano rin, hindi sana hindi nila natutukan yung dalawa, pero ikaw yung pupuntang Manila. Siguro nakita nila na mas kailangan kanilang alagaan dahil ikaw ay pupunta sa ibang mundo. Para ako yung nagkakaroon ng punto. Huwag mong iisipin mo. I'm quite sure naiintindihan din yun ng mga kapatid mo. Umuwi ka pa rin sa Batangas? Ngayon po, hindi po ako umuwi. Sila po yung pumupunta sa akin. Pati mga kapatid mo? Pero every weekend lang po, Saturday, Sunday, kasi babalik po ulit sila ng madaling araw. And to think ngayon na kinuwento mo sa akin na bumibili ang nanay tatay mo ng isang sako ng SIM, diba? Para lang bumoto, para manalo ka sa textbook. So, sabi mo, hindi ka magaling, marunong ka lang. So, ngayon naniniwala ako, nanalo ka nga, nandahil sa SIM. Ganun din naman
natalo nga po. Fourth place lang. Ah, fourth place ka? Fourth place. Baka may bumiling dalawa sa ako. Baka tatlo yung kanila. Isa lang yung sa amin. Diva ka ba from the start? Hindi po. After po nung sa ABS po yung singing contest eh. Naging Star Magic po ako for 2 years. Okay. After po nung nag-end po yung contract ko, lumipat po ako ng Diva dahil ni Miss Claire de la Puente. Nakita niya ako sa isang event. Tapos sinanong niya, sino yung magulang mo? Sabi ko, andyan po yung Papa Kemper niya. Tapos nung namit niya yung Papa ko, sabi, papakilala ko kayo kay Boss Bee. Alamin po, si Dixon. Boss Bee, nananig mo yan. Okay. Boss Bee, okay. Kasi ano kami, yung pumasok po kasi sa Apex, wala kami any connection sa yes, kami. Yes, oo. Wala kami alam talaga, wala. After a week po, tinawagan na po kami, after yung nag-sign na po. Ilan taon ka na ngayon? 26. 13? So, 13 years ka na nasa Diva? Opo. Sa industry, parang 15 years. So, kamusta naman? Sabi mo nga, you feel blessed, you feel grateful. I feel blessed kasi po, yung pinapangarap ko lang dati, yung mga shows game na mapanood na lang ako sa TV, sa big screen, nangyayari na. Ganun. Tapos, hindi ko rin po in-accept like dito sa nanay, tatay na. Malaki yung name ko sa poster. Parang kahit sila naman, oh, pati na rin yung pangalan mo, ganun. So, kaya po, I feel blessed kasi unti-unti natutupad ko yung natutupad ko yung pangarap ng parents ko for me. Kasi, natagal ko tumilitay ko talaga. Thank you po. So everything is a blessing right now. Yes. Diba? Yep. Sabi nga nila, your burden today can be your blessing tomorrow. And your parents are so proud of you. Yung nanay at tatay mo. Yes. Diba? Kaya sabi mo pala, ngayon ipagduduktong-duktong ko. Sabi mo ngayon, you feel blessed. Yung una mo sinabi kasi kanina, stroke kasi ang parents mo at ngayon may good health at marami kang project. Maybe, ako na magkoconclude ito, sabi mo sa akin kung mali ako. Sabi mo, may maintenance sila pero okay, mga ganun ka. Maybe because dire-diresyo ang project, you can support them. Yes, I think naman po dahil dito. Pero malaki din po factor na ngayon po kasi mas makilala namin si Todd. Exactly. Yes. Before po parang kami nagsisimba, pero hindi ganun talaga yung faith namin. So, ngayon po, kahit dumaan kami sa problems, we're grateful kasi mas naging close kami kay God, mas nakilala namin siya. Yes. At itong mga problems po na ito, mas nagpatatag pa po sa family na. Sabi nga nila, your problems actually, inaalaw ni ng Panginoon na dumaan ka sa mga problemang yon. Hindi dahil sa gusto ko niyang mag-suffer, pero para makilala mo pa ang iyong sarili. Kailan ang mga times na napapasigaw ka ng, Nay! Tay! Kailan yung mga times na yun? Siguro pag, pero hindi ko po talaga nasisigaw sa kanila, like pag alone lang ako. Yes. Pag super down na down na po talaga ako. Like may times po kasi na parang ayoko magpadala sa mga bashers, pero yung mga negative comments ng iba about me dan dito sa atin. Parang gusto ko na mag-give up. Parang ganun kasi iba yung judgment dito, iba mag-criticize yung mga tao. Perfect public figure ka, parang ang dami nilang parang alam sa'yo, pero hindi naman nila alam. Yeah. Ganun. So, parang din ako umabot sa point na mapa, pero never naman po ako umabot sa point na talaga galit ako sa kanila kasi alam ko meron din silang kanila na ayaw ko makatagdag. Yes. So, parang sa akin na lang, kasi gusto kong maging lakas din nila ako. Alam mo ba, I just have to tell you, let me affirm you, na from one song to Encounter, and to the last movie that we did, Sunny, I've seen you mature as an actor. I've seen you gumagaling yung body. Hindi talaga, gumagaling, nawawala yung inhibitions mo, nawawala yung you become more at ease with yourself. Maybe natuto ka na rin tanggapin at i-embrace kung anong meron yung strength mo and yung weakness mo as well. Hindi ka na natakot. Pero yung ginagawa ko na lang, kailangan kong gawin yung best ko. Yes. Kailangan ko sa kanila. Yes. Kung ano yung pang kaya kong gagawin. Yes. You don't have to prove anything to anyone. You just have to be the best of who you can be. Diba? Sabi nga nila, do not compete, do not compare, do not conform. So your life will be satisfied and content. A grateful heart is always a blessed heart. When you are grateful, pag puso mo ay
always grateful, ibibless ka ni Lord kasi nakikita niya, nag-thank you ka sa kanya. Kasi, diba, for example, bigyan kita ng regalo kasi hindi ka nag-thank you sa akin, hindi kita bibigyan ulit kasi baka hindi mo na-appreciate eh. So, diba, so gratefulness actually is a very, very good characteristic. May birthday ka ngayon? Wala po. Never pa ako nagkaka-boyfriend. Oo nga pala. Oo nga pala. Coalition and aside. Pero totoo malapot. Pero alam mo, misis bin ako sa iyo, Aubrey, nung nasa college ako, nung hindi pa ako artista, mas marami nang niligaw sa akin. Nung naging artista ako, mas walang nang niligaw sa akin. Hindi ko alam bakit. Hindi ako nagbibiro. Yung lahat sila nandiyan lang sa paligid, hindi naman nila ako nililigawan. Pero parati nila ako niliyaya. Eh, dami din ang kaibigan mo! Baka naman yun ang pre-pre naman ng ano, magulang mo na natatay mo. Lord, wag muna, Lord. I think the best prayer dyan, kasi, Lord, kung ano yung tingin mong perfect para sa akin. Anong mga pinagkakaabalahan mo pag hindi ka nagtatrabaho? Pag hindi po ako nag-Uber, madalas nanonood po ako ng movie. Anong movies? Parang more on K-drama po. Sabi ko na nga po. I knew it. So, ano ba gusto mo sa lalaki? Sige, pag manawagan tayo. Oh my gosh, natangay. Pero ano po? Wala hindi, basta po ano, sa physical, syempre, gusto naman po lahat. Ayokan, to be honest, like, kung ako ganun po matatag sana. Pero gusto ko talaga mabait, ma-respeto. Tapos, yun nga po, may faith kay God. At saka po yung, alam ko na okay yung parents. Yun ang pinaka-importante. So, kailan na showin ng nanay-tatay? Showin po ang nanay-tatay. This October 30 po, exclusively at SM Cinemas. Nanay-tatay. October 30, sino mga kasama mo? Mga kasama ko po dyan, si Nazia Vigor, si Hart Ryan, si Elia Elano, si Sir Jeffrey Hidalgo, and si Miss Andrea Del Rosario. Ayan. October 30, guys. Directed by Director Ronnie Benac. Under Viva Films, Studio Viva, and Happy Infinite Productions. Ayan, ang dami naman palang gumawa ng ano, ng pelikulang ito. Maraming salamat, Aubrey. Maraming salamat po sa B&B Studios and Jackie's Catering. At gusto mo ba kaming kantahan? Few Bags by Candy. Okay, at gusto mo ba kaming kantahan? Meron ka bang gusto ikanta sa nanay? Ayun, kanta mo ang nanay-tatay mo. Kung kakanta mo nanay-tatay mo, ang kakantay mo. Siguro, thanks to you na lang. Para po to sa mama at papa ko, maraming salamat for everything. Thank you. Teaching me how to love, showing me what the world needs, what I've been dreaming of. And now I know there was nothing that I could not do thanks to you. Thank you. Thank you, Obs. And Aubrey, ano nga pala? Nag-Viva Cafe ka rin, diba? Yes, po. Nag-Viva Cafe po ako. Pero wala pala po ako gig this September. Pero for more updates po, just follow me on my social media account. What are your accounts? On Instagram, at it's me, Aubrey. On TikTok, at Aubrey Caraan _. On YouTube, Aubrey Caraan. And my Facebook page, Aubrey Caraan. Iba-iba, no? Talagang Aubrey Caraan. Thank you so much, guys. Thank you again.